Actually, si Nate Robinson and Apple Diop wanted to get these exact pair. For this Nate talaga, asking ko was 1.2. This one, around 800. Kasi actually, hindi ko ma-imagine, hindi ko ma-imagine i-benta ko ito eh. Fuck! Hindi mo parating ah. Guys, nakita nyo naman yung mga sapatos na sa harapan natin. Meron tayo ditong Yeezy, Red Octobers, tapos Air Max na customized to Iron Man. Balita ko, 3 out of 3 lang to. Sino ba may-ari nito? Tawagin na natin. Tara po! Ay, tara! Tara na! Nagpag-intro na pala! Oh, game! Si Sir Enrique Hill lang. Yeah! Diba? What's up? Ano ba tawag yun sa mga viewers yun? Wala naman. Wala naman. Wala naman. What's up? Wala naman. Wala naman. Ay, pwede ko ba kayo makamari? Oo naman, brother. Yun! Ang nakarap na sa... Ay, di ba lang? Sir Enrique. Yes, bro. Salamat po dito nyo po dinala yung mga holy grail nyo po talaga. Yes, pero may kwento po ba tong... Hindi, ngayon lang kasi tayo makakita ng ganyan. Ngayon lang to eh. Yes, yes. Actually, nung nakita ko to sa isang store, so medyo nakaipon ako ng marami sa trabaho. I've always wanted to get into shoes kasi naging dancer ako, performer. So, concert ako sa Araneta, so sabi ko, I need to have these crazy shoes na nagla-light up para pag nasa stage ako. But actually, never got to use it on stage. Isang beses lang for a photo shoot, but that's it. Nakita ko sa naka-display sa centerpiece sa isang store na... super, super fan siya ng basketball. So, he had crazy, crazy shoes. And he didn't really want to sell it talaga. Pero I begged him na, you know, beto to sell it. So, binenta niya sa akin. Actually, si Nate Robinson and Apple Diop wanted to get these exact pair. Yo. But, una si Apple Diop, di niya size. Si Nate Robinson, hindi ko alam kung size 11 ba siya. But, gusto niya talagang kunin to. Problema, hindi siya pumayag na lumipad dito sa Pilipinas. Mm. Kasi sabi ng mayari ng shoe store, no, kung gusto mo bilhin to, punta ka sa amin. Buy it here. Yeah. Ay, ayaw niya pumunta. So, naka-display lang siya forever hanggat na napapayag natin siya. Ito. Parang isang beses lang or mga twice na so. Isang beses niya na nagamit sa photo shoot. Yes. Yes, sir. So, you can see naman wala namang kami. Saka kung magtataka sila, ang mag kasi, di ba hindi naman ito yung colorway niya. Yes, you can see the actually the real colors. Ayan ang kulay niya. Ayan ang tunay na kulay niya. But this is a custom paint by Mosh. He's one of the best in the industry. Pag nakita mo yung Instagram niya, sila LeBron, Kobe, Steph Curry, pati mga NFL, boxers, rappers, he does mga special pieces just for them. So medyo mahal din siya. So usually, ang range ito, 500K. Uh-huh. I mean, before back then, pero 250 for the shipping and Mosh's, yung custom artist fee. Kaya umabot siya ng 750 when I bought it almost 10 years ago. 10 years ago. Ito po ba tama? Tatlo lang ang ginawa niyang ganun. Tatlo lang, yes. Tatlo lang, kasi unpainted yan bro eh. So, maganda siya dahil yung pangatlo, kasi yung first, syempre gamay pa niya eh. Hindi pa niya masyado nagagamay, di ba? First and then second, ito yung number 3. Number 3. Sa tatlong ginawa niya. Kumbaga ito yung pinakapulido. I think, because pangatlo na, medyo gamay mo na. So, sa katatlo lang to sa buong mundo. Correct. Yeah. Yung Iron Man. Yes, pero may mga ibang design siya, like Dark Knight, may Red Octobers pa siyang ginawa, may Buzz Lightyear. But ang pinakasikat at number 1, as per complex. Is Iron Man. Yeah. Speaking of Red Octobers, eto po ba? Balita ko hindi niyo po size to eh. 11.5 rare size. Super! I just wanted to have kasi nagsastart yung Yeezy. Marami na akong Adidas Yeezys noon. So sabi ko, I just need one Nike na Yeezy. So si Paul is my shoe guy din. Sabi, bro, meron ako dito kaso super hard to find. So 11.5. Hindi ko talaga size but kumagat pa rin ako kasi bihira ka lang makakita ng ganyan. Totoo yan, totoo yan. Moment of truth. Meron lang siyang issue, of course, without the box. Yes. Tapos meron siyang issue at the back here. May, I don't know what happened. Tapos nasa cabinet lang yan for how many years, bro. Okay. Siguro yung mga bagong shoes, yung mga mint condition, nasa chamber siguro yan na controlled humidity. Hindi ko maintindihan para maging mint siya. Kasi ito nasa cabinet lang talaga. So, siguro sa aging na lang din, kaya... Siguro sa material, bro. Hindi ko talaga alam. But... So anyway, ito na. Anyway, magkano po ba asking price nyo for this one? For this talaga, asking ko was 1.2. This one was around 800 or 750. Napapanood nyo po ba yung ibang videos na? Yeah, no, no. Hindi pa, bro. So, sige, ito na ba yung start ng game? Okay, game. Medyo ang offer ko po para syempre, alam naman po namin yung stories, yung syempre. Yes. Kung saan galing, kung magkano. Pero kailangan din syempre kumita ng store. Of course. Ang pinaka mabebentahan namin dito is collector. Correct. Kung hindi ganun pangmasay. Ang offer talaga namin siguro 1.4 million for both. Yeah.
Kasi ito medyo hanap pa tayo ng talagang pink expert talaga kasi mahirap magpa-restore or magpa-repaint. Correct. Especially sa kulay niya bro, medyo kakaiba yung kulay nito eh. So pag ni-restore mo siya, yung value niya bababa na. Matik na yan. Correct, correct. Yeah. Kasi yung parang hindi naman masyadong palido yung Yeezy. Kayo ha, Yeezy ha. Naging hype lang talaga siya because of sobrang rare niya. Correct bro. Yeah. Correct. But we wanna get it because it's you bro. Yun na nga, tropa pa naman. Yeah, tropa pa naman. Baka may counter offer po kayo. Alright, since tropa ko naman to bro. $1.4 million ang pinag-uusapan ha. Yeah. Cash. Baka na nila 1,400 pesos eh. Oo, oh, diba? Millions to guys. Mga big games to, big game. Sige na. Kasi actually, hindi ko ma-imagine. Hindi ko ma-imagine i-benta ko to eh. Fuck. 1.5. 1 million for this. 500 for this. Pwede po ba malaman if ever ito lang, magkano yung pinakasagad natin? Pag bundle kasi, I'll give a good price for this one talaga. Kasi yung price ko nito talaga around 700. Pero kung sabay siya, I'm just give this at 1 million, I'm giving this at 500. Okay. Kasi, Ken, meron kasi kami din yung ginagawa. Ito yung nagustuhan ng mga tao. Yung tinatawag naming coin flip. Yeah. Oh, yeah. So, sige, ganito na lang. Itataas ko yung offer ko ng konti para hindi ka naman masyado lugi. 1.5 ka na for both, right? So, if we can do a toss coin for 1.450, okay, and then 1.5. That's fair. That's fair. Yeah, yeah. Okay ka dun. Yeah, since you're my friend, brother. Kapabata ko. No, kasi price ko talaga dito, to be honest, like 700 plus. But I'm really game for 500, but if it's just for 50, okay. Sige? Yeah, for you, bro. Basta bro, alagaan mo sila. Yes, alagaan natin yan. Alagaan natin yan. Actually, gusto, akala ko ikikip mo ito for sarili mo eh. Hindi na. Display mo sa bahay mo. Kaya sabi ko, benta ko at least maalagaan mo. More on business talaga na tayo ngayon eh. Alright, but you know what? Sige. Go. One toss coin lang. Yeah. 50,000. Walang problema. Okay. Ah, check nyo muna po yung coin natin. Ah, yung coin natin. Yung 5 pesos natin. Parang peke ito bro. Hindi, tatawin. Joke lang. Game bro. Kami po yung maghagis. Kayo na po mag-call pag nasa era na. Yeah. Game. One of one, 1.5M or 1.450 cash. Yeah. Game. Ayun na po. Ayun na. Game? Go. Sige, heads na ako. Oh, heads na daw siya. Bato ko na po. Puta na tayo! Well, Carlo, napakamalas mo talaga kahit kailan. Dapat sinaloko bro. Oh my gosh. Oh, sige, 1.5M. Thank you, brother. Thank you, brother. I love you, brother. I'm just happy it's going to you and not to, you know, somebody I don't know. So, yes. Salamat. Thank you, brother. Thank you. Alright. Tsaka meron pa na movie. May movie na lalabas. Yes, bro. I am not Big Bird. First film ko na, producer din ako. So may production company ako. Nice. 4 years ako nawala. I just wanted to relax. Parang ayoko na mag-showbiz. But now, parang sabi ko, kailangan ko bumalik at maiwan ako sa industriya. So kahit, you know, wala na ako sa harap ng screen, yung pagproproduce namin, may mabigay pa rin kaming entertainment para sa inyo lahat. So, sana po marunod kayo, I Am Not Big Bird, sa February 14 na po yan, Valentine's Day. Kami na gawin yung Valentine's date. Lahat mga tropa yung manood na kayo. Nakakatawa to guys, promise yan. Alright, let's go! Let's go! Alright! Guys, gusto nyo bang kumita at mahilig kayo sa basketball? Kailangan nyo itong panoorin. I-click ang link na nasa pinned comment. At huwag kalimutan ang promo code ng 1xgrosspe and click register. At dahil mahilig ka sa sports, click sports, basketball, at syempre, kailangan mong pumili ng ligang gusto at magbet. At sa unang deposit ay pwede kang makakuha ng 7,000 pesos. Kaya guys, huwag nyo nakalimutan ng promo code 1xgrosspe. Dito lang yan sa 1xbet.